nagbalik yung vlog mo, that was the time when you shared to everyone that you're now a mother. So parang hindi ko naman din nakita yung chance na yon na parang gatasan yung anak ko, hindi ganun. Yeah. Sa tinagal-tagal ng panahon, hindi mo nilabas yung mga bata. Tapos nung nilabas mo sila, akala mo, hindi ka tatanggapin. Mapapaaway talaga ako pag talagang hindi ako patola sa bashers, pero papatol ako. Alam mo yung parang binubuli yung mga batang wala namang kalaban-laban, di ba? So parang it's just very sad na huwag kayong ganon. Nangawa! Huwag kayong ganon. Huwag kayong ganon. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me. I celebrate you. Your courage drives me. I celebrate you. Your strength inspires me. Every day is Mother's Day. Good evening, everyone, and welcome back to Behind the Scenes with Ina. Ayan, so today is our second to the last episode. Pero hindi pa natatapos ang ating PBB edition moms. Kasi ang next guest natin today, she was declared the second big winner sa Pinoy Big Brother Teen Edition 4. Isa to sa mga sinubaybayan naming magkakapatid sa PBB. And it's an honor. Honor? It's an honor to have her here in my show, Miss Karen Reyes! Yeah! Hi! Thank you, Karen! Jolene, hello! Ang ingat natin sa nails. Ay, oo pala. Sorry, nails. Thank you. Diba? Galing, diba? Karen, how are you? Yes! Kaya pala ko binest friend ni Yana. Oh, sorry. At least ngayon, alam mo na. Uh-oh. Kaya sa kinos talaga ni Yana lahat ng PBB. Uh-oh. Kasi addict tayo kami sa PBB talaga. Yung pala yun. So, yun talaga yung story natin. So, yung friendship pala namin ay dahil doon. Totoo yun. Totoo. Hindi niya sinabi sa'yo. Hindi niya sinabi. Speaking of PBB, so simulan natin, Karen. Kamusta ang PBB journey mo? Actually, parang kahapon lang siya nangyari. Kasi 2012 pa siya, pero parang every time na makikita ako ng tao, laging, uy, ikaw yung sa PBB, di ba? Ikaw yung sa PBB. Ganyan. So parang, sa akin, nare-recall ko ulit na parang oo nga, no? Parang gano'n. So, ayun, parang kahapon lang siya nangyari. Oo. Pero ilang taon na siya, 2012? Ilang, oo, grabe. Ilang years yun, na? Guys? Hello? Kaya sumagot siya. 11 years. 11 years. Parehong show kasama. Oo. Hindi na po agad yung asawa ko. Oo, so 11 years. Pero parang kahapon lang siya. Kasi talagang reminded ko talaga yung tao na si Karen sa PBB yan. Oo. Bakit ka sumani ng PBB, Karen? Actually, trip-trip ko lang talaga. Ay, talaga? Ang inisip ko kasi noon, I was in third year high school nung time na lumabas sa TV yung commercial na parang, kabataang Pinoy, let's get ready! Dahil ito na, pag ganon-ganon. Ang susunod! Oo, ganon. So parang, nung pinapanood ko siya, parang nako-call out yung attention ko. Ganyan yun lang talaga yung story niya. Parang tinatawag ako. Kasi effective pala, talagang effective pala may ganun. Ano ba ito? Premonition. Basta parang nagka-connect. Nagkaroon ng connection na parang sa tagal ng PBB, ngayon lang ako parang napatingin na ganyan, di ba? So parang, nung trinay kong sumali, sakto kakamatay lang nung dadi-dadihan ko nun sa Makati. Nasa Mindoro kami nung time na yon. Tapos nung pagpunta ko ng Manila, so namatay siya. Tapos parang binulungan ko siya na, Daddy, sali akong PBB, tulungan mo naman ako. Pumutok yung bumbilya niya. Nakalib, nakaburol na siya, pumutok yung bumbilya. So parang, hindi ko alam kung sign pa din siya na talagang i-go mo yan. Yes. So nung pumila na ako, pang 1,712 ako, abisado ko pa. So wow. Pang 1,712 ako noon, sa MOA kami pumila noon. Talagang doon lang nag-start. Parang, hindi pa nag-sink in sa akin eh, na tumatawag na, parang binabalikan ako for next screening, for ganun-ganun. Hindi nag-sink in sa akin. Until finally, nung nandun ako sa Big Night, parang nag-jump ako sa Big Night. Parang buong journey parang, ko. Parang, ito na pala. Ala, ito pa.
Because nakita na kayo ng tao after. Mm-hmm. At saka hindi, kasi parang normal sa akin eh. Parang unang-una wala kami pinagsabihan na housemate kami. So, wala nakakaalam. Nakaalam na lang nung nasa loob na kami ng bahay. Tapos, syempre, para sa akin, normal pa lang din yung nangyayari. Yeah, ganyan, na oo. Pero aware ka na PBB. Tapos, nung paglabas na ng PBB, dun ko na lang na-realize na, hello! Artista ka pala ako! Artista ka pala ako! Oo, kasi talaga mga banner, ganyan. So, yun talaga. Oh, pero, balik tayo sa tanong na what made me decide. Ang dami na sabi kasi. What made me decide na sumali? Wala lang talaga. As trip in, mo lang. Trip ko lang. Bukod sa, parang hindi ko din inisip na matutulungan ko sila mama eh. Mm-hmm. Alam mo yun? Kasi parang, ang iniisip ko noong time na yun, sasali, hindi ko naman in-expect na mananalo ko. Mm-hmm. So, sobrang bonus na lang talaga na natulungan ko sila. Alam mo, it was free talaga. I know. Kaya, And dahil dyan, di ba, sino hindi nakakilala kay Karen? Wow. Lalo na sa mga kay Diana. Eh, ako nga, kaya medyo ate mo na ako. Pero, talagang nung PBB times, my God. Kaya ngayon mga may 24-7. 24-7 kami puyat, magkakapatid. Bawal lumabas na kwarto. Saya. Oo, kasi marami kami. So talagang naging life din talaga namin yung PBB. And kayo talaga, yung mga first few yan, mga 2012 hanggang mga 2015-16, medyo pa kami. So, talaga, addict syempre, na-addict na tuloy. Na-addict na rin magtrabaho. Nagkita-trabaho na rin ako. Hindi na kami nakakapanood. Nagkahiwa-hiwalay na. So, grabe talaga. Kung ano man, hindi mo alam yung relevance ng PBB siguro sa ibang tao. Like, thank kami, you. Diba? Actually, parang gusto ko din take the opportunity na to para makapagpa-thank you sa lahat ng bumoto sa akin. Guys, lahat ng bumoto kay Karen 11 years ago. Salamat. Ngayon lang sa mama, thank you, salamat, thank you, thank you. Hindi, ano kasi, parang until now kasi, lagi kagaya ka rin. Binoto kita ganyan. So parang, okay, sige, I'll take this chance. Politician na. Binoto kita. Kala, naiiyak na ako eh. Uy, bakit matiwala, naiiyak na ako. Hindi ko sumukha. Okay na. Okay. Work pala. Sorry. Kalimutan namin. Kala ko rin chichikan lang kami sa gilid. Thank you po sa mga bumoto sa akin 11 years ago. Sa mga nakipag-away para sa akin. Oo. Diba? Ate ko, nakipag-away para sa'yo. So, maraming salamat. Hindi naman din kayo nagkaroon. I mean, sige sa mga interview. Thank you. Pero hindi yung diba personally yung, na. So, sa lahat ng bumoto kay Karen 11 years ago sa PBB, salamat. Sobra. Thank you talaga. Sobrang, di ba, sarap kayo makarinig kahit ang tagal na noon. Thank you. Oo naman, kasi hanggang ngayon, ang dami ka pa rin SIM cards eh. Siya pala yung bumoto sa sarili niya. Ayan! So, ayan! Next question! Oversharing na naman kasi po! Ito na, Karen. How did PBB change your life? Siyempre, unang-una, yung naging artista ako, ganyan. So, yun. Tsaka marami akong natutunan kasi at the age of 15, parang ang dami ko nang natutunan about self-respect, self-love, ganyan-ganyan. Maaga ko namulat sa reality ng buhay. Parang so, parang isa yun sa pinagpapasalamat ko, isa sa mga bonus ko din talaga yon na talagang ang dami ko natutunan. So, by the age of 19, nag-asawa na ako. Hindi kasi, okay lang diba? Oo, hindi naman, joke. Ano lang? Akala ko totoo ka. Totoo naman siya, pero totoo naman. Unexpected naman din. Oo, ganun. Yeah, ano natin? Okay, moving on! Parang gago yung ini-interview kasi. Okay. Wait lang. Okay. Go pa. Sige. So, yun. Ano ang pinaka-challenging na na-experience mo sa showbiz? Actually, yung pagpunta ng taping. It's very challenging. Oo. Kasi, yung syempre, siguro hindi alam ng lahat. Yun yung pinaka-mahirap. Yun. Gusto ko lang din pong malaman ninyo na pag magti-taping po, hindi po lahat ng artista ay may sasakyan. Yes. Kasi parang noong time ko din na yun, parang nag-taxi kami, di ba? Ganyan. So kasama ko yung nanay ko noon. Mm-hmm. Tapos yung maleta ko ng mga damit ko, sapatos ko, ganyan. Naiwan ko sa likod ng taxi. Oh my God! So sobrang isa yun sa mga parang nakakaiyak na part, yes. Na parang, parang kasi yun,
yun yung mga mai-acting mo. Kuya, pack up ka na, 'di ba? Pack up ka na tapos hindi ka pa makaka-uwi kasi wala pang van service. So, yun yung isa sa mga yun kung challenge at challenge. Yun ang challenging for me. Kasi alam mo maganda ka rin na share mo yan kasi hindi naman aware yung mga tao na they feel like pag artista ka, bongga ka, mayaman ka, ganito. Hindi po kasi ang hirap po ng pinagdadaanan ng bawat tao para din ma-achieve kung sino sila ngayon, yung mga napapanood natin na ano. Mahirap po, hindi po madali. Tsaka yun nga, na-experience ko din yan, yung sasabay ka sa service para hindi ka rin mapagod sa pag-drive, pero mapapagod ka rin mag-antay kasi tatapusin mo yung buong taping. Kunyari, pack up ka na ng 1, pero yung pack up, 3 a.m. dun ka lang. So, hindi rin po madali. Kaya nakakatuwa ka rin. Kasi, kaya din ito to sa mga tinanong ko sa'yo kasi gusto ko rin malaman, ba't ka sumali ng TVB? Ang maganda kasi hindi mo naging goal. Maging artista. Kaya nung naging artista ka, nagulat ka. Na-culture parang, shock talaga ako na parang lahat nagbebesuhan. It was made for you. Diba? Parang binigay ni Lord sa'yo. Praise the Lord. Nung ano, yan. So, nung May 10, 2020, napanood ko yung vlog mo. Yeah. Napanood ko yung vlog mo. That was the time when you shared to everyone that you're now a mother. Yes, of two. Yes, of two. Diba? So, ang tanong ko is, what made you speak up about them? Pandemic. Kasi walang work. Ang bilis ka usap. Hindi, totoo naman. Kasi noong time na yun, hindi naman siya desperate move. Pero, ano siya, parang more of, syempre, di ba, noong time na yun, lahat ng tao was on, ano na, social media, vlogging, ganyan. So, parang hindi ko naman din nakita yung chance na yun, na parang gatasan yung anak ko, hindi ganun. Noong time kasi na yun, hindi pa siya pandemic nun, hindi pa lockdown nun. Nakikipag-usap na ako sa manager ko, na gusto ko na pong ilabas, ganyan. Pinaplano namin, before pandemic, pinaplano na namin. Kaya lang, kasi talagang hindi pa time. Alam mo yun? God's time. Mararamdaman mo naman kasi talaga kung kailan yung birthday. At saka God's time talaga. God's time talaga. Sobrang naniwala ako doon. Kasi tuwing nire-recall namin ni Sarki noong jowa ko. Ang galing, no? Sabi namin dalawa, ang galing, no? Parang sa tinagal-tagal ng panahon, hindi mo nilabas yung mga bata. Tapos nung nilabas mo sila, akala mo hindi ka tatanggapin. Yes. Pero kabaliktaran. Yes. Alam mo yun? Mas so, tatanggapin parang, ka. Mm-hmm. Kasi alam mo, ang pangit lang din siguro sa mundo natin, sa showbiz. Parang maganda makita nung tao yung mga real side ng mga artista that we're normal people too. Kasi parang feeling ko, pero ano lang ha, ano lang siguro din. Ako kasi, nung nakilala ko yung jowa ko, I became a very private person na din. Not too private, pero ano naman, parang tinatansya ko din kung ano ba yung side na kailangan ko lang ipakita sa mga tao. Kasi, syempre may mga anak na din ako. So, I have to protect myself and of course sila. Yes. And yung privacy namin na parang, alam mo yun, sobrang daming masasamang tao ngayon na, alam mo yun, parang binubuli yung mga batang hiwala namang kalaban-laban. Diba? So, parang it's just very sad na okay yung ganun. Yung awa, hindi totoo lang. Kasi, di ba, yun yung isa sa mga reason ko before ko ba't ayoko din ilabas. Na parang natatakot ako na parang how judgmental this world is. Na parang mapapaaway talaga ako pag talagang may umano talaga. Hindi ako patola sa bashers, pero papatol ako. Ganun. Iba na rin kasi kapag pamilya. Pag-anak mo. Tsaka anak. Kasi like tayo, di ba, may mga atita sanay na lang na binabash or kaya mo kasing palagpasin eh. Pero kapag below the belt na, yung parang wala nang, yun na nga, wala nang laban yung mga, ba't yun naman yung nadamay? Maisa tayong lahat. Kasi nga naman. Okay. Dahil na-share mo si Jowa, gusto ko lang ng brief story about Jowa. Paano kayo nag-meet? Sino ba si Jowa? Syempre sabihin mo naman. I know, si Sarki ng Silent Sanctuary. Ay, pakisupport po ng bagong album nila. Pakisupport po ng bagong album nila kay Manowari sa Spotify, Apple Music, and YouTube Music. Yeah, siya po ang PR ng Silent Sanctuary. Ayun po. Going back. Sabi ko, share yung story, nag-promote. Okay. Going back. So,
ano yon, gig nila yon. Hindi ko talaga siya pakilala, ganyan. Mm-hmm. Hindi nga siya nagigitara nun eh, kasi parang kaka-opera lang niya sa Batos Abdo. Parang So, hindi ko masyadong totally kilala na nagigitara siya, yung vocalista, ganyan. Pero, fan ako ng Silent. Yung tugtugan nila, yeah. Nung high school pa lang, syempre, di ba? Ikaw lamang, ganyan. So, naririnig mo, ganyan. Pero hindi ko sila personally kilala. Tapos, one time, nanood lang ako ng gig. Tapos, parang nasa gitna ako mismo ng buong bar, nasa may spot kasi doon na gitna lang talaga siya. Tapos kaharap mo yung pinakabanda. Yung sa banda, doon mo kaharap mismo yung vocalista. Tapos, kaganyan lang ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, papa sa akin to. May ganon. Pero hindi ko siya cleaning or ano. Pero naramdaman ko. Parang ganyan. So, after 1 year, walang ano, hindi ko siya kilala ha, hindi ko talaga siya. Nagkaroon ng way para magkakilala kami. Nagkaroon siya ng gig sa PBB, sakto nandun ako sa ABS. Pinapunta ako ng mga PBB staff, tapos doon kami nagkakilala sa stage. Personally. PBB pa rin. Oo, yeah. So, alam mo, bigla ako naisip, talagang ginaid ka nung daddy-daddyhan mo after. At saka nung tatay ko, kasi diba na-dead na rin yung tatay ko. So, talagang sobrang guidance. Sobrang guided nila ako. Maniniwala ko kasi parang medyo similar din yung situation natin na yun din, I feel like sobrang lahat ng decisions ko yung guided ako ni dad. Kahit wala na, parang sila talaga yung nagiging na parang when you're natin. Very down on your lowest, parang ano ba? Yeah. Yung gagawin ko pa? Tulungan niyo ako dyan. Kahit diba? Diba? Oo. Pakitignan niyo naman ako dito. Parang ganyan. Diba? Yung ano niyo, sorry. Nabrang ko pa rin. Sabi namin pareho. Ano ba, crazy? Lagi ka nila tao, di ba? Wala na yung question. Bakit naiiyak na naman ako? Huwag mo lang ako sa akin. Ano pa naman tayo nila? Pero never ba, nung bata ka, naisip mo na yung partner mo would be like much older than you or younger? Kasi talaga, mga friends ko, is hindi ko ka-age. Oo. Talagang mas matanda. Yes. Ewan ko, hindi ko talaga.